mga kalalakika, andito na po yung lingkod na si Lola Kikay. Alam po ng mga beautician to, ng mga nagsiservice, na isa na rin po ako, na ngayon po nakapalaban na naman po, na maraming nagpapaganda ngayon pagdating sa sapit ng Pasko, si nanay, si Lola, si tita, mga friend natin, mga ninang natin. Ngayon po, mag-relevan po si Lola Kikay, i-share po ko sa inyo na kung ano ang the best para sa akin, sa experience ko at subo ko na, at best at affordable na produkto na ito na pang-reban na ginagamit ko kadalasan at gusto ko po i-share sa Atlanta. Ngayon, makikita ko po sa inyo, sana sa mayo po, the best po ito para sa mga kinking buhok na naman problema dyan. Ito pa masasabi ko sa inyo na subok ni Lola Kikay. Tara, panoorin po natin. Tara, let's go! Hereriban, itong araw na to, ayan, ang buhok niya ay kinky. Ayan. Hindi pa po siya nakakapag, kumbaga, video pa ang kanyang hair, hindi pa nalalaban ng kanyang hair. Ayan. Mamaya, papakita ko po sa inyo kung anong gagamitin natin na pang reban sa kanya. Ayan. Babago tayo, gagamit po tayo ng bagong gamot na pang reban. Susubukan po natin sa katulad niyang kinky. Ayan. Para makita na hindi maniking ang ang kliyente ni Lola Kikay. Ayan. Kinky po ang kanyang hair. Ayan. Talikod pa konti. Sige, talikod. Ayan. Talikod pa. Ayan. Ayan, ang kanyang hair. Pinky, ayan, mapapalabas si Lola Kikay. Ayan. Ayan, so shampoohan na po natin siya ng clarifying shampoo. Ayan. Shampoohan na po natin siya. Bago tayo mag-usa, tatandaan nyo, papaliguan muna natin. Gumamit po tayo ng clarifying shampoo. Kung wala naman po tayo clarifying shampoo, pwede naman po tayo gumamit ng ordinary mga shampoo. Wag lang pong conditioner. Ayan. Patuin lang po natin maigi ang kanyang hair. Blower lang po natin. Hanggang sa matuyo. At hatiin lang dito. Ayan. Ang pagkuha ay konti-konti lang po ng buhok para malapatan lahat natin. Manipis lang po dapat. Ayan, huwag kakalimutan ito. Ang lagay, protection sa ating kanya. Ngayon, papakita ko po sa inyo kung anong gagamitin natin gamot sa kanya. Ayan. Kung gagamitin natin sa kanya, Bourdon Silky. Ayan. Kung gagamitin natin sa kanya. Tingnan, nakikita nyo po. Ito ang gagamitin sa kanya, Bourdon. Okay? So, start mo tayo sa rebonding number 1. Ayan. Bago tayo pumunta sa number 2, tawag doon po kita, number 1. Chicken po natin maigi. Ayan, 1. Sakto lang. Pag kinulang, tsaka nilang tayo mag-dagdag. So, mag-start na po tayo mag-kahit sa kanya. Ayan na po. Huwag mo kakalimutang mag-gloves. Ubusan na ako ng surgical gloves. So, ito na lang pwede lang po ang plastic gloves. Ayan. Nalikis lang ko, ha? Ayan. Dahil kung po sinasabi, huwag papaabutin yung kukunang konti. Huwag natin papaabutin ng 6. Hanggang 1 inch lang magtira. Ayan. Tapos, masahilin na dito. Siguraduhin po natin lahat ay nalapatan. Masahilin na dito. Just make sure na nalapatan ang maigyan po ng buhok. Dito po ang kanyang hair. Hanggang baba po ang paglalagay ng gamot. Hanggang sa makarating tayo sa tuktok, ganun lang po gagawin natin. 1 inch lang po. At masahilin. Wow, tayo ng kaunti. Tatandaan nyo, huwag natin bibigyan ng pagpuha. Manipis lang uli. Kasi, lalo ang buhok niya, kinky. So, dapat talaga ay malapatan ng gusto lahat ang kanyang buhok. Kasi sa pagre-reban, talaga kailangan mahaba ang pasensya natin. Ito po kunti. Natandaan, 1 inch magtitila tayo. Huwag pala napatan, palalapatan saan. Kasi patapang ang gamot, pag nag-elastic na po yan, eh, hindi na po natin makakabos sa anit, kaya hanggang 1 inch lang. Kaya minsan iba, nagpo-cross na ang pang-tutol-tutol. Yan lang, just masaling na ito. Hanggang sa makakabas. Ayan po, dilaw po talaga siya. Kasi po, Bourdon Ginger po yan. Yung rebonding number 1 na yan. Ayan, nakikita nyo, dilaw po siya. Yan po ang madalas kong gamitin sa mga kinking buhok. Subukan na po yan. Ayan. Ayan, hanggang sa matapos. Ayan, kita nyo naman po.
medyo matapang po ang amoy niya, pero okay po siya sa kinky. Tapos na po tayo sa tuktok, isusunod na po natin ang magkabilang gilid. Lagi niyo pong tatandaan, pag virgin po ang buhok, virgin po kasi ang kanyang buhok, kaya papaabuti natin hanggang laylayan. Ayan. Okay? Hindi talaga ang kanyang hair. Ang masasabi ko sa Verdon, medyo matapang ang amoy, medyo masapit sa ilong, pero ito po talaga maganda sa mga katulad niyang kinky ang buhok. Maganda po ang Verdon. So, sa makinti dyan, ito na conclusion na magandang dabis na gamot ang Verdon. Sakit nga lang sa ilong, pero madali siya mag-effect sa hair ng mga kinti. Kaya no, talagang hirap, talagang hindi kami pagkakulot-kulot. Ayan, kulot talaga siya. Okay, tapos na po natin pahira ng rebonding number 1. So wait lang tayo ng 25 minutes. After 25 minutes, check natin ang star. Pag okay na luto na, ang dawa natin. Pero kung hindi pa, every 5 minutes, natandaan mo, dagdag lang tayo ng every 5 minutes para ma-check natin ang dasa ang pagluto. Ayan, maging strand test na po tayo. Ayan. Pag nakita na po natin nag-elastic, ayan. Okay, mahigit isang oras din po natin. Yeah, elastic na. Mahigit isang oras din po natin ibinabad sa rebonding number 1 ang kanyang buhok. At lagi niyong tatandaan na mahalaga pong oras na pantayan natin ang oras at ang kanyang buhok para nakakasigurado tayong luto at hindi siya mahilaw. Napakahalaga po talaga ang oras. Ayan. Tingnan niyo. At para maging maganda ang kalalabasan ng pagkaluto ng kanyang buhok. Tandaan nyo, hindi tayo gumamit ng shampoo, ang low lang po. Tapos amoy natin, dapat hindi po masyadong maamoy at walang dudas-dulas kasi para maganda ang pag-lower natin at hindi magawa ng problema, hindi magagamit sa kanyang buhok. Dapat ang low na ang low, ayan. At yung tuyo, lower natin maigi bago tayo mag-plancha ng kanyang buhok. Patuloy lang po natin maigi. Para lahat ay malapatan. Ganito lang po ang pagplansya. Manipis, tapos palayo sa kanya. Tingnan niyo po. Ayan. 220 lang po ang init ng ating plansya. Alalay lang po ang pagplansya hanggang maaari iwasan natin mapaso ang ating kliyente. Sabihan natin ang kliyente na ilaban ang kanyang ulo kasi iba rin po yung may batak sa pagpaplansya para hindi manhid. Kailangan din natin ng may pwersa, may tiin, may ipit na pagpaplansya. Makikita at mararamdaman naman po natin yan. Kung nauunat, una makikita natin yan at nasasalat. Ay, pag nakikita nyo parang kumikintab-kintab na, yan, ibig sabihin, unti-unti na siyang nauunat. Yan. Yan o, hanggang sa ilalim. Ibaling matagal, huwag natin pumadali. Ang ganito talaga ang riban. Sa gilid, ayan. Ngayon, papapahingin lang po muna natin siya ng 5 to 10 minutes. Then, pupusita po tayo sa rebonding number 2. Lalagyan po natin siya ng rebonding number 2 pagka lumiglamig na po ang kanyang buko. Ayan. Tapos, magbabasilang treatment po tayo. Ngayon, hindi na lang po tayo magkukulay kasi okay naman po ang kanyang hair. Pantay naman po ang kanyang kulay. Ang buhok niya, ayan. Yan. Sa mga masasabi ko lang po sa mga nagpapahaba ng buhok at gusto magpalay, balong na po tayo maglagay ng bangs kasi hindi po maganda kasi tingnan nyo katulad sa kanya, may bangs siya.
kumbaga, mas maganda huwag na kayo maglagay ng bangs kung planning nyo magpa-reband. Kaya para pantay-pantay. Kasi niya, wala tayong magagawa. Ginipik niya kasi yung sarili niya eh. Kaya wala tayong magagawa. Ayan. Pero pabain niya lang iha. Okay, wait na pala natin yung buhok niya. Ito muna tayong 5 to 10 minutes. Doon ito ka tayo maglalagay na ng rebonding number 2. Ayan. So, ito na pagagawin natin. Sakto lang ilalagay natin kamot. Pag kailangan nila, tsaka lang tayo magdagdag. Hindi tayo mag-mix ang pangkulay kasi okay naman yung kulay ng buhok niya. Pantay naman. Dagdagan natin kasi malakas din kasi sumubsit ng gamot. Ang kanyang hair, layot, na-plancha na natin kanyang buhok. Yeah. Ready natin. Ngayon, ay nga muna tayo. Ayan, napapayad na po tayo ng rebonding number 2. Ngayon, pag napahiran na po natin na bang rebonding number 2 ang kanyang buong buhok, ay, ayan, intay lang po natin 25 to 30 minutes. Then, pagkatapos nun ay anlawa na po natin. Yan, huwag po tayong gagamit ng shampoo or conditioner. Ayan, tubig lang po ang gagamitin natin pang anlaw sa kanyang buhok. Ayan. Po, naandawan na po natin siya, tapos na po tayo mag-reband. So, i-blower lang po natin, mag-ano na tayo ng Brazilian treatment. Ayan, sa mga di pa po mag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At yan, at like and share na rin po natin ang video para marami makapanood at makatulong po sa pampamilya at kabuhayan. At don't forget, turn on na rin po ang notification bell para lang kayo na notify sa mga videos ko. Ayan. And then, mamaya pag-gagaya, makikita natin ang resulta. Kinky siya, ngayon ay unat na. Tama-tama. Pasko, beauty ang dalaga. 80% lang ang pag-anla, ang pag-anla, pag-dryer. Tapos, nalagyan natin ang Brazilian treatment. Tandaan nyo, mahalaga po ang Brazilian treatment. Ang the best po para sa akin ay Brazilian treatment sa mga nagpapareban. Kung gagastos tayo, gagastos na tayo ng lubusa para gumanda ang ating hair. Ayan, 80% na blower na po natin. Ayan ha. Hindi ba natin na po, ay tapos, ayan na po, ayan, oh, ayan na. Oh, wala pa siyang Brazilian. Ang buhok niya ay galing sa pagka-kinky. Ayan o, oh, unat na. Wala pang plancha yan. Wala pa siyang plancha. Wala, pero ganito na po. Ganito na po ang kanya. Ano, hindi tayo gumamit ng shampoo. Ano, inanduman natin. Binower lang po natin. Ito na po ang resulta ng kinky. Ayan o. Oh, unat na siya talaga. Ngayon, para mas maganda, maging makintab, malambot. At syempre, hindi may wasa. May gumikon kung nagkantay ng konti. Gagamit tayo ng Brazilian treatment. Ito po ang Brazilian treatment. Ayan, kaka-order lang ni Lola Kikay. Ayan po. Pero napakaganda po nito sa buhok. Ito po ang the best na treatment. Ayan. Okay lang gumastos ng mahal. Mas maganda ang treatment. Mas maganda ang magiging resulta ng ating pagka-reband. Glossy, shiny. Sectionally lang po natin. Huwag na natin masyadong lukutin. Papyo-hapyo lang naman po. Ayan. Nalagyan ko na po yung ilalim. Hindi ko na po pinakita. Kasi para hindi malukot ang kanyang buhok. Ayan. Hanggang lahat ay mapahiran natin. Malaking bagay po ito kasi hindi may iwasan nagkaka-dry dahil nga sa pag-plancho natin. Pero pagkatapos naman ito, ay talaga ang resulta nito band lambot. Ang treatment nito, every 3 months, pa-treatment kayo ng Brazilian kahit di po kayo nagpa-reband. And pagkatapos natin mapahiran ang kabuuan ng kanyang hair, ay hintay lang na lang po tayo ng 40, babad lang po natin 45 minutes, tapos i-blower, tapos isilang po natin ng pang-plancho ng buhok. Hindi natin naaanlaw, tatandaan nyo ha. Tapos saka isisil na po natin ng plancha. Tatandaan na, hindi na po aandawa. Blower lang po muna natin. Okay. So, ayan, nasil na po natin ng plancha ang kanyang buhok. Ayan. Tatandaan na, hindi na po natin siya aandawan. Ayan, nasil na po natin ng plancha ang kanyang buhok. Ayan. Kinky po ang hair niya. Ayan. Huwag tayong maliligo sa dagat o swimming pool kung may balak tayo para hindi madamage ang ating hair. Palipasin muna natin ng mga 2 buwan tsaka tayo mag, kung gusto mag-swimming, mag-outing, pwede naman. Ayan. At 3 days, huwag aanlawan. Huwag muna paliguan. Like a 4th day, pwede natin paliguan. Pero conditioner lang po ang gagamitin po natin. For 1 week. Huwag iipit-ipit sa tenga. Huwag ingatan din ng pagtulog para hindi masyadong alamin na. Maganda ang para mapanatiling maganda ang kanyang hair. Ayan, panlambot na ang kanyang hair. Wala ng, ano lang, Brazilian treatment. Kinky, ayan, naging unat na. Pangarap daw niya maging unat. So, ayan, ito pa lang kanyang kahilingan.
kinky po na ginawa natin ngayon po ay unat na po. Ayan. Unat na po. Ayan. Mag-hairban tayo. Hindi po tayo nagkulay ha. Treatment lang po tayo ng Brazilian treatment. So, ito papapakilala ko po sa inyo ang ginamit ko. Ito, Verdon. Sama yung camera. Yan. Ito po yung ginamit ko, Verdon. Yan. Ito po mare-recommend ako sa mga kinky hair. Ayan po. Ayan. Verdon. Ayan. For only 210. For only 210. Ayan. Banda ang kinky hair. So, ayan po mare-recommend ako sa inyo. Ito po ang gamitin ng mga kinky hair. Ito, pakita ko po sa inyo ang resulta ng Verdon. Ayan. Kinky. Ngayon po, ikot-ikot ka. Ayan, pakita natin. Ayan. Ayan po ang ating model. Ayan. So, pangarap niya kasing maging unat siya. Ayan. Ito pa na ang kanyang. Kakawin nga smile. Ayan. So, ayan po. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe. Ayan, mag-hibig ka. Pakatakarap niya. Ayan. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, mag-subscribe po kayo. At mag-like and share na rin po para mapanood ng iba. Makapunta sa pamilya at kabuhay. At turn on the notification bell para lagi yung notify sa aking video. Ayan po ang gamot na ginamit ko. Sa wala na problema sa mga kinky. Ito po ang magandang gamot na pang kinky.